Kinumpirma ng pulisya na direktang nakuna ng ecstasy ang radio DJ na si Karen Bordador sa bypass operation noong Sabado sa lungsod Pasig. Again, NCRPO spokesperson Chief Inspector Kimberly Molitas, bagamat hindi pa matukoy ang direktang pagkakasangkot ni Bordador sa droga na recover sa kondo ng kanyang nobyong si Emilio Lim, ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng droga at drug paraphernalia. Iginit ni Karen Bordador na bumisita lamang ito sa condo unit ng kasintahan at hindi ito sangkot sa anumang ilegal na gawain. Idinagdag pa ni Molitas, nagagalak siyang unti-unting nababawasan ang mga malalaking tulak ng droga at ipagpapatuloy ng kapulisan ng kampanya ni PNP Chief Ronald De La Rosa na gawing ligtas mula sa droga ang mga bar sa bansa. Niniwala ang pulisya na kabilang sa isang malaking sindikato ng droga ang naarestong DJ ng isang impila ng radyo at model na si Karen Bordador, pati ng kanyang nobyo, nakatutok si Chino Gaston. Pinaghahanap na ng mga tauhan ng Southern Police District Anti-Illegal Drugs Division ang iba pang kasamahan ng radio DJ at model na si Karen Bordador at boyfriend na si Emilio Lim. Naaresto si DJ Karen at si Lim nitong Sabado sa bypass operation sa condo unit ni Lim sa Pasig. Malaking sindikato lang daw ang maaring magpasok na mga kakaibang uri ng droga na nakuha mula sa condo unit ni Lim, gaya ng ecstasy tablets, cracked ecstasy, powdered ecstasy, flavored marijuana at marijuana resin. May nakuha ring counting machine na sabi ng mga pulis ay katibayang may nangyayaring malakihang drug transaction sa condo unit ni Lim. Parokyano umano ni Lim ang mga drug user sa Bonifacio Global City at sa Makati. Malaking sindikato to kasi yung mga uri ng drugs na possible nang gagaling to sa ibang bansa. Kasi mga flavored marijuana which is hindi naman natin, wala naman dito sa Pilipinas nun. 3 linggo raw tinikdigan ng mga pulis si Lim na una nang ikinanta ng iba pang drug suspects na nadakip sa Pasig. Kasama rin daw si DJ Karen nang isagawa ang bypass operation kay Lim. Taliwas ito sa naunang paliwanag ni DJ Karen sa GMA News na napadaan lamang siya noon sa condo unit ng nobyo. Pagka-handle ng pusher buyer natin dito kay Emilio Lim, may participation din itong si Karen sa maaaring sa pag-abot o sa pag-receive ng pera o sa paghawak ng drugs. Paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Law, ang inihaing reklamo laban sa dalawa sa Pasig Prosecutor's Office. Nakakulong na sina DJ Karen at Lim sa SPD Detention Center sa Tagig habang sinusuri ng piskalya ang kanilang kaso. Samantala, 2 ang patay sa isinagawang operasyon ng pulisya sa San Pedro, Laguna. Kabilang rito ay ang isang nagngangalang Alvin Komersyante na umano'y nagsusupply ng illegal na droga sa ilang showbiz at diplomatic personalities. Ang kabuang detalye niyan, alamin natin mula sa aming kasamang si YY Macalma live. Kirby, patay ang isang notorious drug dealer na umano'y nagsusupply ng mga illegal na droga sa ilang showbiz at diplomatic personalities dito sa Metro Manila. Maghahain sana ng search warrant ang mga operatiba ng PNP Anti-Illegal Drugs Group, PIDEA at Police Region 4A kay Alvin Komersyante o alias Vergel sa Block 1A, Lot 10 Jasmine Street, Corner Adelina Avenue, Adelina Subdivision, San Pedro, Laguna. Ito po yung bahay na nakita natin sa likod ko. Ngunit ayon nga sa mga operatiba, nanlaban ito at nasawi si Komersyante kasama ng isa pang lalaking hindi pa nakikilala. 2 ang nasawi at 4 naman ang arestado. Isa sa mga arestado ay si Christine Padilla na nagtangkang tumakas nang ito'y tumalon sa bintana kanina. Si Christine ay pinsan buo umano ni Robin Padilla. Ayon kay AIDG Director, Police Senior Superintendent Albert Ferro, na si alias Vergel ay miyembro ng Ace Vergel Group at 14K Drug Group. Sila din umano ang nagpapatay sa ilang mga drug distributor na hindi nakakapagbayad sa kanila. Ang utos na ito ay nanggagaling pa mismo sa New Bilibid Prison. In short, isa siya sa mga hitman nga dito sa NCR. Nagsilbi sila ng search warrant kay Komersyante dahil sa kasong paglabag sa RA 10591 at RA 9165 kay Alvin Komersyante at Christine Padilla. Sa ibang balita, shabu at mahigit 4 na milyong pisong cash, kabilang po yan sa mga nasamsam sa raid ng pulisya at ng PIDEA sa provincial at city jail ng Cebu. At tila ginawa na raw tiyangge ng droga ang mga kulungan. Nakatutok si June Veneracion.
Habang mahimbing na natutulog ang karamihan. Diraid ng mga otoridad ang city at provincial jail ng Cebu. Pinaghubot-hubad ang mga preso para raw matiyak na wala silang maitatago. Inisa-isa ang mga kubol. May mga nakitang koleksyon ng sapatos, flat screen TV, mga sachet ng shabu at iba pang kontrabando. Sa isang kubol dito sa kulungan na ito, ito yung nakita ng mga raiding team, bulto ng pera. Ngayon, ang gagawin ngayon ng mga otoridad ay imbestigahan kung saan nanggaling ang pera na ito. Tinatayang 4.5 milyong piso ang cash na nakumpiska. Duda ng mga otoridad, kita ito sa bentahan ng droga. Parang tiyanggi na nga ron ito eh. Tiyanggi itong loob ng BJMP na to. It will be confiscated as proceeds and then it will be turned over as evidence. Pero depensa ng mga preso, galing daw ang pera sa kanilang kooperatiba. Ikinasa ang operasyon makarang makakuha ng impormasyon sa mga dating inmate na sumuko na ginagawa raw bagsakan ng droga ang mga kulungan. Sa mga kubol daw ang bentahan ng shabu, doon na rin ginagamit. Ang mga parokyano, mga nagkukunwaring bisita raw ng mga bilanggo. Nangyayari raw ito dahil may 100,000 pisong suhol umano kada linggo mula sa mga preso. Accordingly, and allegedly, it is being given to the jail warden. Dinideny ko yan, ano. So, pero naman, willing naman ako magpa-imbestiga. Kakasuhan daw ng BJMP ang mga tauhan nila kapag lumabas sa investigasyon na sabit sila sa kalakaran ng droga sa kulungan. Heads will roll ito. Kasi kailangan talaga magpalitan tayo ng tao, yung iba dito. Ipagigiba na rin daw ng BJMP ang mga kubol sa bilangguan. Mula Cebu City, Jun Veneracion nakatutok, 24 Horas. A policeman is among five persons nabbed for alleged involvement in illegal drugs. Three others were Chinese nationals. Julius De Samburun filed his report. Five individuals were arrested by the elements of the National Bureau of Investigation in separate anti-illegal drug operations conducted recently in Manila. On August 12, Richard Gargalio and Jomel Andador fell in the hands of the law in Las Piñas City. Information reveals that Andador is allegedly involved in the selling and distribution of shabu. An informant also tipped that Andador is an active member of the PNP assigned at the Region 4B Mimaropa. But Andador insisted that he is merely an asset of the Southern Police District, seized at the operation where M2K hand grenades, 2.45 calibers, 40 Glock pistols, and different identification cards. Itong subject natin si Jomel, nagbibigay ng mga trabaho dito sa SPD. After the operation, siguro intentionally, hindi nila i-report lahat ng kanilang nakukumpiscate at ito ay binibenta sa market. So of the moment, wala tayong ebidensya. So, we will try to conduct further investigation and prove that matter. On August 13, three Chinese nationals were nabbed by the NBI, PIDEA, and the Manila Police District in Binondo, Manila. They were identified as Sheng Zhua Zhang, Xiang Zhang, and Zi Wen Wang. Found in their possession were 10 sachets of white crystalline substance, 4 white tablets, and other drug paraphernalia. They are tagged also as dead squad for Chinese drug lords. Now, this group is also, according to our informant, supplying drugs in one known KTB in Binondo. The NBI is now verifying with the Bureau of Immigration when the three Chinese nationals entered in the country. All of the five arrested suspects have already undergone inquest. The recent campaigns by the NBI form part of their mandate in accordance with the objective of the Duterte administration to end the illegal drugs trade in whole country. Magsagawa ang regular Monday press briefing ng local media at ng PNP sa Camp Macalucena City. Mariing na inamin ni Quezon PNP Provincial Director, Senior Superintendent Ronnie Lagan, na pinakamarami ang shabu sa Lucena City. Ito ay bakay sa kanilang natanggap na report mula sa Cebu Police sa naturang lungsod. Sa loob ng 10 buwan mula maging Provincial Director ng PNP si Colonel Lagan, umabot na sa 3 million pesos worth ng shabu ang kanilang nakukumpiska.
mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Quezon. Subalit ang iba rito ay ang pinakamaraming nahuli na Cebu ay sa Lucena City. Sa mga nahulihan ng Cebu ay ang iba rito ay kamag-anak pa ng mga kilalang politician sa Quezon ayon kay Colonel Elagan. Update mula dito sa lalawigan ng Quezon, ay po sa Belgian Gurgan ng RCP naglilingkod kapag babalita.